Okay, so let's try to solve naman this one. Different case then. Pero this time, ang hahanapin mo is kung ilang percent yung missing. Ang ano lang naman dito eh, tingnan ninyo yung question, ano yung hinahanap, tapos dun yung madedetermine kung saan part ng table nyo ilalagay dapat. No? Kung saan part ng table. So, let's try to answer number... Okay, let's see this one. Number 5. No? Dito sa number 5, it says here... Sandali. Erase na nga natin. It says here sa number 5, 200 liters of a punch, no, that contains 35% fruit juice. So, imagine niyo yung punch, no? Meron siya mga mixture. So, yung punch, yun yung pinaka-product. 35% fruit juice, tapos minix siya sa 300 liters of another punch, no? Meron pang isang mixture na 300 liters. The resulting punch is 20% fruit juice. So, ito yung product mo. Resulting punch. 20% fruit juice. No? Meron dito, find the percent of a fruit juice in the 300 liters punch. Okay, so let's try to make some table here para hindi kayong maligaw. Gawan nyo muna ng table. So we have 1, 2, 3, and 4. So this is the total. So dito, percent ng fruit juice. No, dito kung ilang liters. Yun yung unit. So, dalawa lang naman yun, ano? Yung isa yung may fruit juice na, asa na yun? Yung una, 200 liters of a punch. So, ilagay mo na agad, no? 200 liters of a punch that contains 35 fruit juice. So, lagay mo na dito, 200. So, mixture A, for example, punch A, 200 liters. Ilang percent? 35. So, that's 0.35. And then, yung sa pangalawa niya, 300 liters. Ayan, 300 liters nga ba? Okay. It's mixed with 300 liters. So, lagay natin dito, 300 liters. Na may ilang... okay. 300 liters of another punch. Ah, walang nilagay na percent. So, that means, ano sa palagay nyo dapat ang ilagay natin dito? Ito yung hinahanap. No? Hindi natin alam eh kung ilang percent ng juice yung ano dyan eh. Kaya nga sinabi dito, find the percent of a fruit juice in 300 liters. So, that's why sa table nyo, ito yung 300 liters, you have to find the percent of this this mixture, yung sa mixture B. No? And then, dito yung product or the final product or the final mixture. So, natural, ano gagawin dito? Ipag-a-add nyo. So, this is 500 liters. Nang ilang percent yung ano, yung product? It says here 20%. The resulting of fruit punch is 20% fruit juice. So, nakalagay dito 0.20, 20%. Okay, so that's it. Ganun lang. Ganun din. Basta malaman nyo lang kung saan yung X, yun ang ibig kong sabihin dito. Hindi all the time itong hinahanap. Minsan ito, minsan nga dito pa eh. Depende yun sa pag-a-analyze nyo ng problem. But anyway, so you have to multiply 200 dun sa 0.35 and then here, 300 X times X. So, ipagpa-plus natin yung dalawa. Siyempre, i-finalize mo na to. 200 times 0.35 is 70. Kulang pa. Kamuntik pa ako magkulang ng 0. 70. No? 200 times 0.35 is 70. Plus 300x. Okay? And then, i-multiply mo na itong dalawa. It should be equal to this one. Makukuha nyo na kagad yung x. So, that is 500 times 0.2 must be equal to 70
plus 300x. Dali lang ano. So this is actually 100. So yung 70, lipat na kagad natin dito, minus 70 is equal to 300x. Okay, so dividing both sides. Ah, okay, this is 30. Dividing both sides by 300 is equal to 300x. Okay, dividing both sides by 300, syempre yun yung kasama ng variable, ano? Kung ano yung kasama ng variable, dun mo siya i-divide. So, because 300 over 300 is equal to 1, that's why x na lang. So, x therefore is equal to 0.1. And 0.1 is 10%, no? 10%. So, it is 10%. Ganun lang. Ngayon, kung for example, dito, ano naman yung mga instances na ito yung kulang? Okay, let's see for the example here. Yung kulang is, ito, yung number 6, yung kasunod niya. 10 grams of sugar are added to a 40 gram serving of a breakfast cereal that is 30% sugar. No? Una, we have 10 grams of sugar are added to a 40 grams, no? So yung 10 tsaka yung 40 dito. So syempre yung total niya 50, 'di ba? So yun yung unang dito sa table mo. And then yung kasunod dito, yung percent of sugar na. No, yung isa asan na yun? 10 grams of sugar are added to a 40 gram serving of a breakfast cereal that is 30% sugar. So this is 30%, 0.3, yung 40. Okay, what is the percent concentration of sugar in the resulting mixture? So wait, 10 grams of sugar are added to a, okay, so since this is 10% of 10% of sugar, this is pure sugar na, no? Yung isasama mo dun sa 40 gram serving of a breakfast cereal, that is 30% sugar. That means ito, yung unang mixture mo is sugar, pure sugar lang. Ito naman yung cereal na merong 30%. So that means ilang percent ang ilalagay mo dito sa may sugar? Ilang percent? If this is 100% sugar, so dito yung percent of sugar eh. Okay, let's put it on table. So, we have here the sugar. Ano yung mga mixture? We have the sugar. And the cereal. Dun sa breakfast niya. Okay, so we have here ilang grams. So, the unit is in grams. And then, percent of sugar. Yun yung pinakita doon. And then we have the total. And we have here yung product or the mixture is yung product. Okay? Let's go back to the problem. 10 grams of sugar. So let's put 10 grams here. Is added to a 40 gram serving, no? Naglagay ka ng 10 grams of sugar dito sa 40 grams na cereal with 30% sugar. So that's 0.30 na sugar. So kung pure sugar siya, ilang percent ng sugar dito? Pure sugar eh, na dinagdag dito. So ilang percent? 100. Okay, very good. 100. So kung in decimal, 1 lang siya, no? One. Okay, very good. Here. Okay, and then, dapat yung product must be, what is the percent, asan na ba yun? Okay, what is the percent concentration of sugar in the resulting mixture? Okay, so, pag pinag-add mo sila, natural 50 siya, tapos ito yung hinahanap, yung resulting mixture ng dalawa. Pag sinalagyan mo ng 10 grams of sugar yung cereal,
Pwede yan, ano? Kung nagda-diet ka, tapos inalaw ng doctor mo, dapat ganitong percent ng sugar lang ang gagamitin mo. So, ano dapat, no? Ang iaano dito. So, i-multiply mo na ngayon, natural. This is 10. And this is 12. Pag pinag-add mo, that is 22. No? So, 22, therefore, must be equal to 50 times x. Madali lang pala to, no? 50x is equal to 22. So, x therefore is equal to 22 over 50 or divide mo by 50. By 50. Okay. So, x therefore is equal to, in decimal, it's 0.44. Ganun lang na percent. Or 44%, no? Of sugar. Mas ang mapoproduce mo. If you put 10 grams of sugar here. No, what if, for example, ang allowed ng doctor mo, for example, kung diabetic ka, no? Diabetic yung, ano, ang gusto lang ng doctor, you should only consume 20%. Like, for example, ito. So, 24% of sugar. So, 0.1. How many sugar you must add to this one? So, erase natin to. Erase naman natin to. Gawin natin, for example, ito yung missing naman. No? Kung ilang, ano, sugar. So, you're going back to the first one, that example that we have. Ganun din. So, this is going to be 1x or x na lang. No, since ito yung hinahanap mo, I wait. So that's going to be x plus 12. So that is x plus 12 na is it must be equal to 50 times 0.20, no? Is it must be equal to x plus 12. So pag nakuha mo yung resulting pag nakuha mo yung resulting ng 50 grams na merong kasamang ano, ima-minus mo. Ah, wait. Magne-negative siya, no? It's going to be 10 is equal to x plus 12. Ah, okay. So, that means talagang hindi pwede kung 20% ang ano, no? Hindi pwedeng magdagdag ng sugar. Kawawa naman siya. Kasi ito nga lang 30% na eh. So, hindi pala pwede. Hindi pwede. Ibahin na lang natin. Kung, for example, 35. Ang sabi ng doktor, hanggang 35% siya dito. 35. No? So, kung 0.35% ng sugar ang ano, kunyari lang ah. So that's going to be, this going to be 17.5. So ilang sugar dapat ang i-add mo? That's so minus 12, that's 5.5 grams of sugar na lang ang dapat ilagay lang, no? In order for you to get 35% of sugar to be consumed. So, something like that, no? Yun yung relevance dyan. Anyway, so, nakadepende yan on how you're going to analyze the problem then, and then on how you're going to fill up. Basta, ilagay nyo na kagad kung ano yung variables, kung ano yung hinahanap, ilagay nyo na kagad siya as x or y, no? As variable. Maglalagay ka na kagad ng variable. Dun sa question kung ano yung hinahanap. Just fill up, igawan mo muna ng table and then doon mo malalaman kung ano yung hinahanap, no? Para madali ninyo ma-solve. Anyway, so that's all. Sayang ano, meron pang ibang mga dapat kinds of problem solving, like yung speed problems. Kaya lang is so gabi na masyado na kayong mapapagod. Kung meron pang oras bukas, I'm going to give you another lecture, kaya lang baka matuloy kayo ng Sabado, hindi ko kayo pwedeng bigyan ng lecture tomorrow. It's supposed to be self-study na lang yun sa inyo.
because kailangan mag-rest naman kayo, no, before the competitive exam. Pero kung hindi matuloy at matuloy ng Sunday, I'm going to give you more lecture tomorrow and on Saturday morning. Okay?